Good day, guys. This is Sir Arman for another tutorial lesson on playing guitar. Ngayon, pag-usapan naman natin yung bar chords. Diba kasi doon sa previous lesson natin, nabanggit ko yung bar chords. Ngayon, ano ba yung bar chords? Pag sinabi po nating bar chords, yung kasing bar chords ano, are chords that involve using one finger. Usually, yung first finger na to, ano, to press all the strings down at once on a single fret. Ganito, oh. Ayan. Yan yung bar chords na tinasabi, ano. Ginagamit natin yung ating isang daliri. Lalasan yung first na to, ano, yung una na to, para pindutin yung lahat ng mga string ng sabay-sabay. Nakuha nyo? Yun yung sinatawag na bar chords. Sige guys, wag na nating patagalin. At alam kong sabik na rin kayong matuto ng bar chords. Pisahan na natin. O guys, ito yung bar chords na sinasabi natin. Ano? Yung involve yung number one na to, yung first finger natin, sa lahat. Na yan. Ayan. Kaya mapapansin natin, pati yung likod dapat nung ating yung thumb natin na to dapat talagang naka-press siya na ganyan. Naka-press siya. Madiin. Madiin dapat. Then, sana natin ano? Pagka nilagay natin dyan yung ating first finger, ito namang ating second finger, mapupunta siya sa second fret. Ito yung second fret natin, ano? Second fret, then sa third string. Third string. Ayan. Ito namang third finger natin, mapupunta siya sa third fret, ano? Third fret, fifth string. Third fret, fifth string. Ayan. At yung ating number four finger, mapupunta siya sa third fret, fourth string. Yan ang magiging itsura ng ating bar chords na F major. Yan ang F major. Pag binaba natin siya ng isang fret, naging ganyan, ang tawag dyan ngayon, F sharp major, ano? Pag binaba pa natin siya, magiging G major na siya. Then, pag binaba uli natin siya ng isa pa, magiging G sharp or A flat. Ayan. Pag binaba natin ang isa pang fret, magiging A major siya. Mapapansin natin, ano? Yung mga daliri natin na to, hindi nababago. Bumababa lang, bumababa lang tayo ng fret. Kaya yung yung bar chords na to, napakahalaga matutunan natin, ano? Halimbawa, F, tapos nag-G tayo, bababa lang tayo ng ganyan. Ano? Di na nababago yung mga daliri natin, yung tatlo na to. Yung fret lang. Kailangan, kabisaduhin natin yung mga fret na yan. Ang F, F sharp, G, G sharp, or A flat, then A. Pag binaba pa natin, ano? 6th fret na ginamit natin. Ano na to? Ito yung B flat. Ito yung B flat, ano? Pag binaba natin, B naman siya. Ito yung B. Pag binaba pa natin, C. Ba, nasa ilang fret na tayo? 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th fret na tayo, ano? Ito yung C. C. Ngayon, practice lang natin sila ng practisan hanggang sa makuha natin. Ganun lang naman sa pagigitara, no? Ginagamit natin yung ating skills para makabisa natin yung mga chords na yan. Kaya alam na ngayon natin kung ano yung bar chords na sinasabi, no? F, practice natin, ano? F, strum tayo. Kahit anong gusto nating strum, basta matututunan natin yan, no? F, F sharp, G, G sharp or A flat, A,
B flat, B, C. Kung gusto pa nating hatakin, sige. C sharp, D, E flat, E, hanggang sa gusto pa natin. Sige, ganun lang. Well, guys, natutunan natin yung major na bar chords, di ba? Meron pang isang major na bar chords. Dito naman siya, no? Yung kanina, di ba, lahat na yan. Ito naman, itong tatlo na to, sama-sama siya sa 3rd fret. Pasinin natin, ano, 3rd fret. Itong si number 2 finger natin, number 2 finger, ilalagay natin siya sa 3rd fret, 4th string. Ayan, 4th string. Sa 4th string siya. Then, si number 3, sa 3rd string, sa fret pa rin. Dikit-dikit sila, no? At si number 4 finger natin, sa 2nd string naman siya. Sa 3rd fret pa rin. Ayan. Yan ang magiging itsura niyan. Ayan. Ang tawag dyan, bar chords. Major bar chords pa rin siya, no? Ang tawag naman sa chords na yan ay B flat. B flat siya, no? B flat. Pag binaba natin siya ng isang fret, yan ang magiging B natin. B major. B major siya. Pag binaba pa uli natin ang isang fret, magiging C major siya. C major. Then, pag binaba natin, magiging C sharp major. No? C sharp major or D flat major. Pag binaba pa uli natin siya, ito naman yung magiging D natin. D major. Pag binaba pa uli natin ang isa pa, magiging D sharp major or E flat major. Pag binaba pa uli natin siya ng isa pa, oh, ito naman yung magiging E natin, E major. Nakukuha nyo ba? Ayan. Simula tayo sa B flat, naging B pag binaba, naging C sharp or D flat, at naging D. Ba? Di ba madali lang matutunan pagka nakuha na natin yung isa na to? Oh. Kunyari, galing tayo ng B. Oh, kailangan natin pumunta ng D. Ibababa lang natin ng ilang fret. Pupunta na tayo sa 5th fret. Ayan, oh. D na yan, D. Oh, nasa D tayo. Kailangan natin pumunta ng C. Aakyat lang tayo ng dalawang fret. 1, 2. Oh, nasa C na tayo. Practice makes perfect. Eka nga. Kaya, practice natin ang practicing. So, B flat, B, C, C sharp, or D flat, D major. Guys, sana nag-enjoy kayo. At the same time, natuto sa ginawa nating tutorial lesson on playing guitar. Kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel na to, don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa mga susunod na video na gagawin ko. God bless!